can you piggyback on the same question, the same impression? As a singer, performer, Bamboo is next level. He's a true artist. Para siyang concoction ng lahat ng yun eh. Mm. So it's not like si Bamboo, vocalist, performer. Alam mo kagad yun eh, diba? So it's like a full blast talent niya. Whereas kung ikaw si Rico, you're a songwriter, you're a singer, you're a guitar player, you're a keyboardist, yeah, you're a performer. Ang dami niyang ano eh. So siguro, he will shine on his own. But if I were to compare him with Bamboo... Pero. Hindi kasi sinasabi, di ba? Ito naman si Pero eh. Hindi, puro kayo Team Bamboo eh. Hindi ko ako eh. Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Tim Batak, Raymond Laksamana, Karin Santiago Mayor, Benji Collantes, Nino Makalalad, Brian Sir Ulo Elazegui, and our newest panelist, Miss Melody Del Mundo! Oh my God! Meron tayo dati before the concert, after the concert, and now, US, Canada, Middle East, probably Australia, New Zealand. One of the biggest undertaking from the first Filipino band na pinoduce ng Live Nation. Simulan ko sa'yo. You're wearing the shirt. Mm-mm. Are you gonna watch? Of course. $200, are you gonna watch? Yes. $300, are you gonna watch? Ganda na lang. Ganda na lang. Kasi kayo ang tatanihin ko. Because the last time we were here, we were talking about the fate, F-A-T-E, of Mike Elgar. Oh. And then we finally found out, wala na, di ba? Hindi natin alam kung he begged off or wala na talaga. But Raymond, I'll ask you, when this was happening, things were also happening in your life. Saka na natin pag-usapan yun. Pero when this was happening, what was going through your head about the Mike Elgar issue? That was weird, pare. Kasi, I think, like, opinion ko lang, I think dapat sinama siya dun sa ano eh. He's part of River Maya, bakit siya... Second longest member, di ba? Yeah, tsaka bakit siya off of that reunion when he's a member, di ba? So I think that's kind of odd na he got pushed off. Kaya alam ko, yun ang gusto ng mga fans, yung old lineup na original or whatever. But yeah. Would you watch? I think right, without Michael. Yeah. Yeah, I'd watch. Fan ako ng ano eh, ng version ng River Maya na ng reunion. Now, Melody, ikaw, nung time na kasi ang Sugar Hiccup was part of BMG, mm-hmm, Eraserheads BMG, River Maya BMG. Was there a time na naabutan mo yung River Maya 5-piece or yung classic lineup na inaabutan mo? Yung classic lineup, yung silang apat. Yun yung sila yung parati namin na, well, not always, but whenever BMG has shows na yung mga BMG artists nila, we would have shows with River Maya, with E-Head, sometimes with Francis Sempa. So lahat ng mga BMG artists together. Pero sila lang yung naabutan ko. And even when I left na for the US, well, wala na siguro sila nung time na yun. Pero hindi ko na nakita yung ibang changes ng lineup. So yung mga Mike Elgar, no. Mga Jap, Sergio, mga... No, okay. Hindi na naabutan yun. Anong impression mo dun sa what's it called, Tim? Classic lineup ba ang classic tawag? Classic lineup, oh. Anong impression mo dun sa classic lineup? Nung time na yon, or I mean, they were a power team, like they were a power band. Kasi we all know that pagka tumutugtog sila, there's a lot of energy. There's a lot of, you know, Bamboo is such a great performer, you know. Diba? Parang, and yung rhythm nila, you know, rhythm section nila, solid talaga. So for me, I remember them as always being this tight band with a great vocalist and performer. Yun yung naalala ko. And then the others nga, hindi ko na nakita in live shows and everything. Sa mga videos na lang. So nung time na, because I'm sure kahit di mo nakita, nabalitaan mo na it was a headless River Maya, di ba? Kumbaga, yeah. It was Mike Elgar, it was Nathan, it was Marcus Cueta. Mm-hmm. From a distance, what was
What was your impression, reaction, comment? Well, being a vocalist myself, di ba? Syempre, iba yung impact sa akin pag wala na yung main vocalist nila. Nung time na yun, who is Bamboo, right? But even then, when Bamboo left and Rico, you know, moved on, carried on, to me, parang okay pa rin yun time na yun eh. Yung time na yun, nakikita ko, tsaka napapakinggan ko sila. So album and all that. But after Rico left, parang nawala na yung, I don't know, the fire or the chemistry, in my opinion. Kasi nga, nakita ko sila na together when they were original lineup eh. So, I did not know how that chemistry was or ano na yung dynamic. Right. So, kay Rico nag-ano pa ako, parang, okay siya. Pero in the rest, parang nawala na ako sa, hindi ko na na-gets. Yeah. Di na raw niya na-gets. Ikaw ba na-gets mo, Brian? Nung time na sila na lang tatlo, right? Because, kaya ako tinatanong with regard to that. Is it possible na naging blessing in disguise na nagkaroon ng tatlo na minaintain ni Mark na nakabukas yung ilaw ng bahay nila para yung anticipation ng classic lineup magkaroon ng impact? Daming tanong nun. Naiisip ko na lang yung basher. Kung nakaroon, may mga basher eh. Sabi ko. Ganda naman. Galing. Dapat pala ganyan lang din yung mga sagot ko eh. Hindi, magandang magaling. Pasundo ka lang. Habang hindi. Maya Nights. Next time, hindi na. Maya Nights. Hindi, habang nga sa Mel, kanina iniisip ko. Sabi ko, after ni Rico, nagkaroon ng butas eh. Meron bang pumalit kay Rico? Si ano? Jason. Si Jason. Jason, yun yung bata. Sa competition ba yun? Oh, nag-audition sila. Pero prior ba? Nagkaroon pa, di ba? Wala na. Wala ba? Si ano? Si Nate. What's his name? Hindi. Kaibigan natin. Di ba naging River Maya siya for a while? Sino? What's his name? Hindi, wala si Jason na talaga. Si Norby? Oo, si Norby. After Jason. After Jason. Yun nga, so meron pang mga... Yeah, maraming ano. Pumalit. Kasi diba, during the time of Rico, so Bamboo, diba? Tapos naging Rico. Rico, yung time ni Rico, he was able to recreate himself. Yeah, yeah. Diba? Dun lumabas yung pagiging really musical genius ni Rico. Talagang iba talaga yung Rico Blanco eh. Kasi diba, yung expectation mo, iba from Bamboo. Tapos biglang si Rico na naging Rico. Yun nga, yung naging silang tatlo, do you think na springboard nung tatlo yung resurrection ng classic lineup? Hindi. Nawala yung, kagaya nga, nawala yung... Spark. Oo, di ba? Yun yung nawala dun sa ano eh. Siguro, hinahanap nila yung mga sarili nila, di ba? Medyo nagkaroon ng, medyo na-confuse siguro. Ano yun eh? Di ba? Sino kakanta? Parang teenager. Oo. Si Rico yung main songwriter ng River Maya the whole time. And yeah. Siyempre, nung nawala siya, nag-iba yung dynamic ng band. Kasi nung before na si Bamboo yung vocalist, but then it's still Rico writing all the songs. Mostly, si Rico and Nates, di ba? Yeah. Sometimes si Nates. So I think like when Rico left River Maya, that's like a big shoe to fill that's almost impossible. Parang nung nawala si Ellie sa E-Heads, the main songwriter, it's, yeah. Tapos nawala rin si Nathan. Oo. Yeah, diba? Nawala rin si Nathan. So nawala rin si Nathan, that's so talaga right. Nabakalas talaga yung banda. Pinagpatuloy ni Naiskweta ang River Maya, di ba? For 20 more years, right? Dapat ba hindi nila pinagpatuloy, inantay na lang mag-classic lineup reunion? Or, naging beneficial ba yung tatlo sa classic lineup reunion? Gets? Hindi mo masasabi. I think ang benefit na tinuloy nila to, hindi nawala. Naging relevant pa rin sila. Kahit nasabi mong siguro less impact, but still relevant. Andiyan pa rin yung pangalang River Maya. Siguro magiging benefit lang nun kung hindi nila tinuloy, siguro mas excited siguro ang tao. Ayun. Pero hindi ko masasabi. If it's better or not. Right. Benji, ikaw ang unang nag-produce ng River Maya classic lineup concert, yes, sa Amerika. Mm-hmm. Di ba? To the point na kung hindi alam ng tao, si Benji po at si Bamboo ang magkasama nung hindi na po umuwi si Bamboo. Talaga. Oh, kasalanan ni Benji lahat. Yeah. Ikaw ang nagtanan kay Bamboo. Siya nagtanan kay Bamboo. Pero it was a traumatic experience for you. Yes. Not because of the band. Mm.
right? Was it because of the band or because of because the band? Well, both. Kasi una, siyempre, ano eh, fan ako eh, ng banda eh. Pinroduce namin eh. And then, nung nalaman ko na, and then, naging kaibigan ko si Bamboo. So, yeah, nung nawala siya, parang, oh, sayang to. You know? Ito. Pero, nandun si Rico, so, uy, okay, nakita ko yung, kasi nga, katulad na sabi ni Raymond, siya yung main writer. So parang hindi nawala. Siguro may konting hiccups lang for the fans. Pero, ay, yun pa rin eh. Last pa rin. Andun pa rin yung puso. Oo, eh. Oh. Yeah. Pero nung nawala si Rico, parang, teka. Di mo naisip na ikaw yung pumalit? Oo. Oh, now, okay. So that being said, ngayon babalik sila ng 2024. What memories does it bring back to you and your wife, Joyce? Ayan, oh, kinilibutan ako. Yan yung memories. Oh. Kasi, again, nakilala ko sila as a very powerful band. And, kumbaga, narinig ko yung mga tunog nila, yung mga iba-ibang group, iba-ibang members. Tapos, eto babalik yung classic. That's a big, ano, man. Mm-hmm. Diba? Yeah. It's a big treat for yeah. for all the fans. Dream team yun nung dumating. Oh. During that time eh, di ba? Nung binuo yung River Maya. Oh. So, yeah. Okay yun. Galing. Si Nino. Nino, ilang taong ka nung 1998? Nako, yan na. Ayan. Oo. Oh, okay. Ako hata mas ikabara rito eh. Hindi ako. 98. 8 years old. No. 82 ako eh. Which hindi ko alam. Oh, 82 ka. 1982. 81 ako eh. Oh, 81. Kapal na mukha. May nakrama. 82. So, 92, 10. So, 98, 16. 16, yun. So, habang pinag-uusapan namin lahat, kaya hinulig ko si Nino sa part na to, were you even bothered, concerned na nag-iiba ang lineup ng River Maya? Actually, hindi. Hindi ko naririnig. Kilala kong River Maya. Kilala ko, alam ko yung mga kanta nila. Pero hindi ko alam yung balita na, oh, umalis na si Bamboo, si Rico Blanco na yung... Actually, nandito na ako nung nalaman ko si Rico Blanco pala yung, ano na eh, frontman nila eh. Hindi ko alam. So, listening to this conversation that we're having, is it creating anticipation sa'yo na, oh, pagkakataon ko ng panoorin to, or, eh, doesn't matter? I mean, napanood ko sila sa Pilipinas before. Tapos ngayon, pero sinong napanood mo sa Pilipinas? O, apat yung sila. O, yung 4 rin. Oh, yeah. Panood ko sila. No, na reunion. Before pa sila magano. Napanood ko na sila. So, yung anticipation, may excitement ba? Or? Yeah. I'm excited. Meron. Hindi ko pa nakikita River Maya. Ever? Ever. Because you were young when you came here, di ba? Yeah, tsaka ano, naging fan ako ng River Maya nung nawala na si Bamboo. Ooh. Ooh. Yeah. Pero narinig ko yung tugtog nila, di ba? Yeah, narinig ko yung album and I like their songs. Pero mas naging fan ako nung nawala si Bam. Tiyama, sama na tingin ni Team sa'yo. Hindi naman. Hindi, ganun din sa ko last time. Eh. Okay. So, teka, Team Bamboo ka ba, Team Rico? Sa Rico era. Ah. Host ko kayong dalawa. Kayong dalawa tatanungin ko. Bakit? Dinamayang ka taas. Sige. Ikaw muna. Hindi, sige, ikaw muna. Okay. Bakit ka team ano, Rico? Ah, yun yung era na ano yun, meron kaming ano nga, Yahoo Groups. Yung time na nasubaybayan ko talaga. Alam, okay, alam ko na. 90. Kasi sila yung kalaban. Sila yung Bamboo at saka River Maya. Yun yung may away-away ng time na yun. Okay. Ikaw, Raymond, what's your reason bakit team Rico ka? Mas ano eh, parang mas nag-shine yung sinulat ni Rico na kanta. Mas gusto ko yung ano niya, interpretation niya na sarili niya kanta. I mean, maganda rin yung ginagawa ni Bamboo, not to diminish yung contribution ni Bamboo. Pero as a songwriter myself and an artist, musician, mas nagugustuhan ko yung take ni Rico sa sarili niyang songs. That's all. Pero ikaw, you're a frontman, you're a guitar player. Nakakadagdag ba yun dahil si Rico Blanco, songwriter, frontman, guitar player, is that why mas bumabaling ka? Di naman. Mas gusto ko lang talaga yung vibe ni Rico kaysa kay Bamboo. I mean, naging fan ako ni Bamboo nung nag-start siya ng band niya na Bamboo.
Kala ko he was writing all the songs. Pero si Nates pala. No? Pero nung time na yun, kala ko si Bamu, wow, like, magaling siyang magsulat ng kanta. But I think he does write his own songs. So saan ka mas impressed? Sa songwriter o sa singer? Sa songwriter. Sa craft. I like the art ng songwriting kasi. Yeah, all that. So like yung performance, I'll give it to Bamu. Magaling siyang frontman. Pero like, I'm more into the arrangements and the music side, the art side ng music. Ikaw ka rin ganun din? Hindi, Bamboo yan, Team Bamboo. Kaya ito nagihintay si Karin. Eh, tumawala lang. Nakatingin si Karin kay Raymond. Tutulakin yan. Hindi, nung mga panahon na yun, I think mas napapakinggan ko yung Bamboo. So, nung time, oh, ilang taon ka na nalit? Okay. Uy, wag na. No. No, ibig ko sabihin na una ba yung appreciation mo sa Bamboo at saka sa River Maya bago ka natuto mag-gitara o natuto ka muna mag-gitara bago mo sila na-appreciate? Natuto muna akong mag-gitara. So, naiintindihan mo yung lalim o babaw ng ginagawa nila? Not yet. Wow. Not yet. So, hindi ka pa ganun ka... Hindi pa. Ano sa guitar? Hindi pa ako ganun ka-detailed tumingin. Doon sa sinasabi ni Raymond at saka ni Tim, how would you differentiate Bamboo and Rico as frontmen? Si Bamboo kasi para sa akin mas show. Like, you know, big show, big production. Si Rico para sa akin, nandating niya sa akin, mas intimate songwriter. So mas impressed ka kay Rico as a frontman or as a songwriter? As a songwriter. As a songwriter. Yeah. So let's ask the front persons. Ikaw yun. O sige, si Benji muna. Benj, so nakita mo si Bamboo intimately nung nagba-bar tour kayo dito sa States, right? And then nakikita mo siya sa TV, nakikita mo siya sa malalaking show. What's your impression of the man and the artist? Pag kumakanta siya kasi, hindi lang niya yung kakantahin yung kanta. So nilalagay, nandun yung full emotions niya. And talagang binibigay niya yung 101 energy. Nagbibigay siya talaga ng show. At tsaka yung may mga kanta na ginagawa niya, eh, yung version niya. So, nagbibigay siya ng ganong klaseng kanta. So, yeah, man. Gusto ko siya as frontman. Pero, sa point ni ko rin, songwriting-wise, dun ako kay Rico. Kumbaga, parang Oasis yan, eh, si Liam at Noel Gallagher, eh. Ganun ang dating nila. Pareho silang magaling. Mm-hmm. Hindi mo siya totally makukompare. Hindi sila pareho. Hindi sila pareho, eh. It's not apples to apples. It's not, hindi. So, hindi. Kumbaga, nagko-compliment sila, no? Nagko-compliment. So, parang nung nabiyak, parang magaling sila pareho. Pero mas maganda to. Isang ganito, eh. You know? Right. Pero may tanong ako, ah. Kasi, tama naman yung sinabi niya, di ba? They complement each other. Pero ito yung tanong ko. Are you pertaining to the classic Bamboo or the mainstream Bamboo? Kasi magkaiba yun. Oo oh, nga. Yeah, kasi ako naging fan ako talaga ng River Maya, yung sinasabi kong super band before. Mm-hmm. Pero nung bumaklas, naging iba yung Bamboo na, eh. Nag-iba yung packaging na, eh. Correct. Iba yung galaw na, iba yung spill na. Dati talaga, alam niyo, weirdo siya. Eccentric. Oo, di ba? He was like... Di ba? And then, nagkaroon ng The Voice, naging mainstream. Well, ang ano ko sa kanya, no? Kasi si Bamboo, iba yung influence. Medyo magkaiba sila ng influence ni Rico, eh. Kaya nung Bamboo na, siya na yun, eh. Yun na yung influence niya. Talagang minarka niya doon sa Bamboo. At, so sa River Maya, was it an act? No, I think that would be an act. But it's more of it's just a collaboration. It's natural. Ang River Maya between them. Kasi alam mo, nung yung mga sulat ni, yung mga demo ni Rico, pag pinakinggan mo, kasi meron ako yung ibang kanta niya na wala, na hindi si Bamboo ang vocals. Iba, eh. Uh-huh. Pero nung nasi si Bamboo na, ibang animal na, eh. Ibang level na. Oo, eh. Pero hindi ko sinasabing hindi maganda yung demo, ha? Pero parang pag pinakinggan mo, wow. I agree. Kasi yung 214, sinulat ni Rico. Oo. Pero the big million dollar question is, kung si Rico ba ang naglabas noon initially, would it have been
the hit that it was. Di ba? Yeah. It had to take... Hindi magiging ganun ang siguro. Probably. So, can you piggyback on the same question, the same impression as a songwriter and as a front person? So, with me, I go with Karin and also with Benji na as a singer, performer, Bamboo is the whole package. Yeah, yeah. There's no doubt about next it. Next level. Rico, on the other hand, he's a true artist. You know, like, singer, songwriter, performer. Wherein, para siyang concoction ng lahat man yun eh. Mm-hmm. So it's not like si Bamboo, vocalist, performer. Alam mo kagad yun eh, di ba? So it's like a full blast. Talent niya. Whereas kung ikaw si Rico, you're a songwriter, you're a singer, you're a guitar player, you're a keyboardist, you're a performer. Ang dami niyang ano eh. So siguro he will shine on his own. But if I were to compare him with Bamboo, maybe Bamboo will stand out more as a vocalist and as a performer on stage. Yep. Yeah. Pero hindi kasi sinasabi, 'di ba? Ito naman si Pero eh. Hindi, puro kayo Team Bamboo eh. Ibrahim ko ko eh. Para balance eh. Dapat magkakampi tayo eh. Magkakampi tayo. Ayun mo nga nakahat. Oo. Ito ka sa hat side, dapat palit tayo. Hindi kasi di ba kanina sabi mo, yung kung si Rico ba ang kumanta, iba yung magiging pag yung interpretation, di ba? Totoo yun. Pero, tanda mo, yung kanta ni Rico nung nawala na si Bamboo, eto, dito lumabas yung kung gaano kagaling si Rico eh. Dinesign na yung mga kanta niya sa kanya. Yung mga You'll Be Safe Here. Tama, hindi magaling na singer si Rico. Diba? Nung nireintroduce nila yung River Maya pag alis ni, ano, nag-live pa yan sa mix eh. Wala sa tono kumanta, maasal ka, ano to, oh no. Pero, nung naglabas na ng album na yung naka-design, dinesign niya na yung kanta. Tama. Diba? Tapos lalo na nung naglabas siya ng everything. Rico tama. Blanco na album. Yung tukin. Parang solid na yun. Mm-hmm. Diba? Dinesign niya na talaga. So those songs were not designed for him eh. Back then, diba? Nahanap nila during that time, si Bamboo ang sumwak dun sa ano. So maganda yung pag-interpret ni Bamboo dun sa ano. At saka, pag si Bamboo ang kumakanta ng mga kanta, nag-i-step up pa sila ng octave eh. Mm-hmm. Oh, yeah? Yeah. Ganun nila eh. Higher range kasi si Bamboo. Kailangan i-complement siyempre yung buga ni Bamboo. Oo. Diba? Hindi, kasi kung gagawin ni Bamboo yung level, yung range ni Rico, hindi niya maibebuelo ng pajab yun. Powerful, no? Siya powerful eh. Yeah. Yung isa emotional eh. Yun yung ano nila eh. Sino emotional? Tama. Si Rico, no? Tama. Tapos si Bamboo filled with ano energy and conviction. Oh, yeah. And differences in the frontman si Rico at si Bamboo. Si Bamboo is like naturally a frontman, natural on stage na high energy. Mm-hmm. Si Rico, for me, from what I've observed, he's more like a chameleon. Kung napansin niyo, iba't ibang evolution ng era, iba't iba yung style niya. Paggalaw niya sa stage, I don't know kung nanonotice niyo yung style ni Rico. Pag for each album, nag-iiba yung dating niya sa stage. May tema. Saka the way he carries himself pag kinakanta. Nung naging vocalist na lang talaga siya, iba rin yung galaw niya. Bamboo, for me, he's always remained just Bamboo na high energy and always next level. Yun yung, I think, the differences between the two as a frontman. Yeah. May tindig ni Rico, si nag-artista eh. yun, ginawa na niya. Yeah. Yeah. Ito, dito ako fascinated, guys. Pag, naabutan ko kasi sila nung lima sila eh. Naabutan natin, Bri, na walang papansin kay Rico. Yeah. As in, mapapansin mo si Perf dahil yung kamukha ni Maui sa Moana si, talagang kapal ng buhok eh, di ba? Tapos, si Mark, talagang parang boy next door yung dating si Nathan, ang pogi, bikotilyo. Tapos si Bamboo, di ba? Parang ganda ng boss, nakasang dating. Tapos, etong payat-payat, nagki-keyboard, mukhang... Yeah, nakita natin sa Bahay ni Vic. Yeah, mukhang nerd. Na, Oo, ganun lang. Yung journey ni Rico Blanco, kung hindi dahil kay Kenneth Ilagan at kay Nathan Azarcon, hindi pa makakasali sa River Maya. To being one of the most influential songwriters of our generation. Wow. Diba? I mean, I'll speak with you, Melody, because
ano eh, you did that journey also eh. How difficult is it to come from behind to being one of the most influential people in our generation? I think in this case that I could just say is that you just keep evolving and growing eh. Kasi I'm just gonna speak to, you know, sa experience ko, kung hindi ako umalis ng Pinas, I will be with sugar hiccup probably, diba? So same music, same genre, siguro mag-iiba ng konti yung mga songs namin. Telenovela, wala. No. No. Moreno Marte. So doon lang siguro ako iikot. But like Rico, you know, when he left River Maya, well, no, he first stepped up as a vocalist when Bamboo left, and then he did his own thing, collaborated with other musicians. Yun! Doon ka mag-grow eh. And I think, like what Raymond is saying, as a chameleon, because with me as well, after I left Sugar Hiccup, I had other bands. I had different genres. Mm. I had collaborated with different musicians. You know, great musicians, some not too great, but you learn from them. So I think ganun yung naging growth ni Rico eh. Kaya from where he started to where he is now, it's so rich. Yeah. Kasi dami niyang na-touch na network, dami niyang na nakatrabahong mga tao. And then he was really open to just, you know, just exposing himself and contributing and also learning from others, which that's why where he is right now. Yeah. Ito, Nins, and to the rest of you and Tim. Mm. Yung classic lineup, according to management, tutugtugin lang nila lahat ng tinugtog nila sa Pilipinas, and bonus na yung You'll Be Safe Here na kinanta ni Rico Blanco solo, at saka yung mga na-record ni Bamboo na hindi na i-release pero na-release ni Rico. Pero we know that the discography of River Maya transcends beyond those songs eh, beyond the catalog na tutugtugin nila. Do we feel, ikaw, lalo na ikaw, Ninyo Makalalad, baliwala sa'yo itong pagpapalit ng mga ano eh, ng mga kante. Ang sa'yo is yung mga kanta na kinanta ng River Maya. If you watch the show in September and wala ron yung kantang gusto mo because hindi ira ni Bamboo, will that be a deal breaker? And then to the rest of you, is it fair na hindi tugtugin yung mga ibang kanta na wala na si Bamboo? Okay. Ano ulit yung tanong mo? Ang haba naman kasi nung mga tanong, bro. Hindi mo alam kung ano sasagutin mo dun. So, yung tanong mo, kung deal breaker ba yung hindi nila kakantan yung mga hindi ko alam na kanta? Yung mga alam mong kanta na, sorry, pero hindi ira ni Bamboo yun eh. Hmm. Example. Mga umaaraw umuulan. Oh. Wala yun. Umuulan. Oh. Di ba? Wala yung mga yun eh. Hindi tutugtugin yun eh. Wala. Rico era yun eh. Yes. So, would it be a deal breaker for you pag hindi mo narinig yung mga kanta after? Hindi naman. I mean, yung mga kanta nila, basta alam ko yung kanta, alam ko yung ano, okay lang sa akin. Pero kung hindi ko na alam. Hindi, alam mo kanta, like yung umaraw mo, hindi nila kakantahin yun. Hindi nila kakantahin. Kasi hindi naman, hindi naman wala kay Bamboo. Okay. So may mga yung mga kanta na pinasikat na ni Rico, ni na Michael Gar. Pero di ba, it makes perfect sense. Hindi na nga naman classic 'yun. Ang Bamboo and together with the classic River Maya. Ano yun, parang I think yung tour na to is like greatest hits. Eh. Hindi nga eh. No, greatest hits nung hindi lang classic. Pero they had yun nga, umaaraw, umuulan at saka ano pa yung isang bandila, di ba? Bandila was post Bamboo. They're not gonna play those songs. Pero nasa greatest hits yon. Correct. So, but greatest hits with Bamboo. With Bamboo. Yes. Classic line. Yung classic line. So like, tatlong album lang yun ano? Ilang album ba si... Tatlo. Yeah, si Bamboo. Is it a short change to the fans? Well, I think of River Maya? People should expect that. You know, if you're a River Maya fan, knowing that this is a classic OG reunion. Hindi nga nakasama si Mike Elgar nung last time, di ba? And even Perf. So we should all understand that, hey, you know, this is the classic OG.
You're just gonna expect songs from album from all four of us. Kung may lumampas doon, eh ano na yun? Bonus na yun. Bonus. Mm. Parang yung pinanta niya, yung You'll Be Safe Here. Sa next reunion ng River Maya, second era. you think it's a game or it's a show na kasi mataba ang utak nitong apat na taong to eh. What if part of the plan talaga yung nawala si Mike Elgar? No. Hindi. Alam yun ah. Okay, pero ang ganda pakinggan, di ba? Part of the plan na nawala si Mike Elgar kasi may book 2. Oh. Oh. Ibang era ng River Maya. Oh. Okay. Pero this time si Rico na 'yung naka-front. Ang teleserye lang ha. Pero wouldn't it be nice? Ikaw kasi Simon, no. Pero that kind of hypothetical, would you buy it? Raymond? Panoorin ng ibang era ng I'll watch it. Hell yeah. Maganda nga, ginawa niya na lang. I'll watch it. Siyempre, Rico Iraki. With regard to reunion, is it the right time na nagre-reunion ng River Maya ngayon? When is the right time and when is not the right time? When? Kaya nga, I mean... Alam ko rhetorical yun, but yeah, papatulan ko yung rhetoric mo. I think for me, if you can do it now, do it now. Mm-hmm. Kasi we're not getting any younger. Mm-hmm. I was just telling Karin this the other day. Kung kaya mo pang gawin, huwag ka na maghintay ng next year. Kung kaya mo nang gawin ngayon, huwag ka na nga maghintay ng bukas. Huwag ka na nga maghintay ng bukas si game na eh. Especially if everybody's on the same page. Yeah. Diba? Like, hey, let's do it. Diba? Mm-hmm. Next year na lang kasi busy pa ako eh. Sabi nila at pick sila ng musicianship nila ng ano eh. Ganitong era na to, di ba? Panahon na to. Pero so, they've always been at peak. Hindi sa tingin mo ba this year lang? Feeling naman. Hindi, pero... Parang, kami na sa group, di ba? Nung nag-combine na sila. So, mas lalong napalakas yung ano nila, super band nila. Sino favorite mong River Maya member? Si Rico. Bakit? Yung pagiging genius niya musically. Kasi ako Bashers! Pasok! Pagkatapos ni Bamboo, there was never really a River Maya anymore. It was Rico Blanco na. Hindi na River Maya. Hindi na. Kumbaga parang backup. Maglagay tayo ng poll, tanungin mo kung sino. Rito. Bashers! Ano? Tanungin mo kung sino yung mga members, hindi mo masasabi kung sino yung mga membro na nun eh. Hindi na nagmarka kagaya nung OG na, di ba, yung apat na magre-reunion ngayon eh. After nun, talagang binit-bit. So, ibig mong sabihin, pwede mong sabihin na, oh yan, nag-River Maya ako dati, papasa ka. Oo. Yeah. Diba? Kasi hindi mo nga alam. Like, ito, itipisip mong barkada namin si Norby, nakalimutan niya. Sino kaibigan niya? Hindi, di ba? During that time, hindi na siya, ang nagmarka na talaga, it was Rico Blanco. Yeah. And then, nag-transition to a solo artist na eh. So, para mong sinasabi, Bamboo, Rico, nung nag-solo si Rico, yung mata mo sumunod kay Rico, nakalimutan mo na yung River Maya na natira. Di ba sinasabi mo? Sa akin, ganun yung... Yung sa akin, doon ko nasundan eh. Ganun yung pagkakasunod ko sa kanila eh. Ikaw, Nino, sino favorite River Maya member mo sa kanilang sampu? Sa apat? Sa kanilang apat? Si Bamboo. Bakit? Kasi siya yung boses ng River Maya nung panahon ko eh. So nung nawala si Bamboo? Yung nawala si Bamboo, medyo nawala yung ano sa River Maya. Yung enthusiasm mo. Kaya sabi, hindi mo nalungkot. Umiyak lang. Ano yung sinasabi ko? Malaman ko na lang na pumula pala si Bamboo sa River Maya. Nung actually, nandito na nga ako na si Rico de Blanco na pala yung kumakanta sa River Maya. So kaya si Bamboo yung nakatatak sa utak na River Maya. Benji? Ako? Si Nates ako, Nates. Kasi Nates, ano siya eh? Kasi kasama sa kanta mong bago, si Nates. Po-promote kay. Sige na, i-promote mo na. Ano yung po-promote mo? May bago kang single, di ba? Single po namin. I'm available on... Won't you come home? Yeah. I'm sorry. Featuring Nathan. On bass. No, ang ibig sabihin, si Nate kasi, siya yung unang-una, like, pag-pick up namin sa airport pa lang.
Pucha, kala para, a feeling ko para matagal ko na siyang kakilala. Napakabayat, no? Ganun. Mm. So, favorite ko kagad. Parang, wow, ibang klase to. Yun yung 98, yun yung talagang pa-pick na sila nun. Mm. At ganun pa rin yung ano niya. So, kaya sabi ko, okay, cool na tao to. And nung nakita ulit kayo this last year, parang walang nabago, no? Wala. Ganun pa rin siya. I mean, nag-clean cut na siya. Pamilyado na eh. Melody, sino favorite mo sa kanilang apat? Si Nathan. Bakit nag-guest din sa album mo bago? Hindi. May ipopromote ka bang melodies na bagong kanta? I'm wearing the melodies shirt. Oh, no? Okay. We're gonna come out with a vinyl. Wow. Namin ng Voice Night Now. Thank you. Abangan po yan. Paco will help me promote. Of course. And also, the album is still playing and streaming on all your favorite platforms. Yeah. Parang Playback Jukebox. Okay, go. Okay. So, bakit si Nathan? Nathan, medyo deep kasi nung time na nagkakasabay ang Hiccup tsaka River Maya, E-Heads, Francis, and whatever, among all the River Maya members, yung OG na yun, during that time, I can vividly remember him who greeted me. Or, you know, dumaan, tapos dumaan sila, and then nakasalubong ko siya, and then, you know, parang nagbaw pa siyang. He probably won't remember kasi sabog yata siya. Sorry, Nathan. Halalo ko yun, hindi ko makakalimutan yun. And to me, kasi sikat na sila noon, parang, this guy's so humble, baka nga sabog lang siya, I don't know. But beyond River Maya, I've seen him, I've followed him. Sinundan ko siya nung nagpinikpikan pa ba yun siya? Yeah. Diba? Oh, and yeah. Then nag, was it? Kapatid. Diba? Tapos, mayroon pang isa eh. May isa pa eh. Kalimutan ko na. Iho ba yun? Iho. Iho was after Bamboo eh. Oh, okay. Basta may isa pa. He's such a great bass player. Oh yeah. Sobra siyang magaling na bahista. So that's why, and then, knowing this too, sumusulat din siya ng kanta. Yeah. Yes. He also sings. Yes. Diba? So, that's why he's my favorite. Kasi, personable siya nung time na yun. Siya pogi, no? Oh, cute siya. No? Mark Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Yeah, yun lang yung sa akin. And I just had that encounter with him and I felt na he was so nice. And then, I will never forget that. Amen. Yun na naalala mo. Karin? Nako, alam ko na. Okay, bias. Matay na. Bias. Ano yan? Ito just as a fan, ha? Wala naman ako personal. Oo naman. Wala naman personal connection sa kanila. Eh, paano pag nagkaroon ng personal connection sa ay, yung wala na dun sa De, pero ang ano ko is Bamboo. Kasi okay. Nung kabataan ko, siya yung River Maya sa akin nun. Yeah. Paano pag halimbawa, and Pancho, if you're watching, which I know you are, paano halimbawa sinabi ni Pancho sa'yo na, halika ka rin, ikaw ang mag-gitara kay Bamboo pagbalik niya ng LA to do solo? Bamboo lang. Okay, let's go! Walang budget. Eh, pero... Thank you. Wala man ng pagkain. Meron. Bottled water meron. Pag-usapan natin. Kuha na akong manager. May Tito's Pizza ka naman. By the way, we'd like to thank Tito's Pizza, Tito's Bar and Grill for the food that we have today for our dinner dito sa episode na. Thank you, Charina Vergara and everybody at Tito's Bistro Bar and Grill. Ayan. First time ko natikman yung pancit. Sobrang sarap. Yeah. Diba? So, if you're in Southern California, if you're in LA, visit Tito's Pizza Bar and Grill. It's a new happening place. Andyan yung mga local bands, local scenes, and matutuwa kayo. And now, back to the program. Okay. Mr. Laksamana, sino sa kanilang apat ang iyong favorite? I don't know, man. Kasi pag siguro sa party, kagaya nung sa E-Heads, if I'm gonna go to a party with a member ng River Maya, it would be Nathan.
I don't know, like parang mas ka vibes ko si Nate. I met all of them already. Si Nate sa nag-add sa akin sa Facebook actually, so like, diba? Yeah, and then yeah, he's like really humble. Like, humble. And then we were gonna jam at one point, and invite ko siya na mag-jam nung nag River Maya concert without Rico and Bamboo. Nag-send ako ng message pero sabi niya busy nung right. Man. So yeah, it'll be Nathan. Mr. Tim Blanco, ang sino sa'yo? Hindi na, alam mo na. Hindi, pagdating sa classic si, ano, si Bamboo ako. From the classic. Ikaw, nililito mo kami lang. Yung era ni, ano, ni Rico yung gusto ko. By the way, pero nung pagdating teka, sa classic, bago ka sumagot. Happy birthday kay Tim Batak. Thank you. Okay, go. Salamat. Sino? Si yeah, Bamboo. From the classic era. Okay. Kasi yun, napanood ko sa television yung kay Honor Honor pa nun eh. So, nakita ko masyado misteryoso, hindi siya masyadong sasalita. Tapos, mahaba buhok. Siya din yung dahilan na nagpahaba din ang buhok at saka nagpa-undercut. Mm. So, yun yung time na ano. Kumakanta ka ba? Nakakanta. Sample. Nakakanta mo yung mga kanta ng River Maya Bamboo. Nakakanta naman. Oh, akala nyo ah. Kahit okay, eto, bago natin i-landing ah. Naisip nyo ba na itong bandang to is more than just a super group because you have Rico Blanco, because you have Bamboo, who are two known artists in their own rights. And then together with Mark and Nathan, nagiging River Maya sila. Pero pag tinanggal mo si Rico at si Mark, Nathan and Bamboo becomes the precursor to another supergroup, which is Bamboo. And babalik ako dun sa tinanong ko kanina about the catalog. Imagine watching a concert where they're singing all the hits of River Maya and all the hits of Bamboo the band. Wow. Wouldn't that be special? That would be really special. Diba? Two points in one. Sino sa inyo ang mag-a-agree? Epic yun, kung mangyari yun. Pag nangyari yun, super epic yun. Taas ang kamay. Oh, yeah. Oh, idagdag mo na yung ano din ni Rico. Rico Blanco. Oh. Yung solo niya. Oh. Diba? Ano yun? Di pwede, brad. Oh, okay. Bashers, pasok! Bakit hindi pwede? Hindi matagdag ni Rico yung yugto. Alam niyo ba yung istorya ng yugto? Oh, we should diba? Not touch that subject. Hindi, let's go there. Let's go no, there. Hindi. Hindi, pero yugto was a shots fired. Yun, eh. Oh, yeah. Maganda yung kantang yun. Shots fired yun. Yeah. Kasi nagkaroon ng time na magkaaway yung on ano ha, in public. Ha. Siyempre, it created the hype, eh, diba? It's one of his best songs, I think, na sinulat niya. Mm-hmm. It's one of my favorite songs na sinulat ni Rico. Out of all his catalog. When Rico left River Maya, did you guys think he was gonna make it? All of you? Yeah. Oh, yeah. Yeah, definitely. Okay. Expectations, and then we land. Expectation for this world tour ng River Maya. Magiging magandang show. Are you gonna be there? Of course. Nanood ako. Raymond? Oh, yeah. For sure. Are you gonna be there? I'll be there. Mm-hmm. Karine? Expectation ko, mahal ang ticket. But pero magiging magandang kayo ni Bon, are you gonna watch it? We'll hanggang see. 241 lang. $241. Okay, 214. Melody? Yeah, it's gonna be a great show. Are you gonna watch it? We'll see. We'll see. Benji? Yeah, it will be a great show. Kung nandito tayo, bakit hindi? Mm-hmm. Oo. Ikaw, Nins? Magandang show yun. Magandang panoorin. Ang tanong, may budget ba? Ayun. Brian, ikaw, are you gonna watch it? Management, baka naman. Diba? Depende yan. Pinopromote lang ngayon. I think, baka naman. Hindi na mag-reunite ang Roma. Pinopromote na namin ngayon. Alam mo, maganda sinasabi ni Raymond. Okay. I don't think they're gonna reunite again. Ako, ang sinasabi ko kanina, baka book one lang to ng series of series of reunions, diba? Reunions. Si Raymond, guys, is throwing it out there to the ether na there's a possibility na yung final reunion ng River Maya. Is it fair for all of us that this is the final reunion of River Maya? Hindi.
Hindi. Fair pa sa kanila yun. Na, na hindi na pwedeng mag-reunion or mag-reunion na ulit. Put that in the comments below. Thank you very much, Tim Batak, Raymond Laksamana, Karine Santiago Mayor, Benji Collantes, Nino Makalalad, Brian Elizegui, and our new panelist, Miss Melody Del Mundo! Guys, we'll post the link in the description kung saan kayo makakakuha ng mga tickets ng River Maya, hopefully. Kung hindi man, Live Nation po mapupuntahan nyo. Thank you very much, Pancho Gonzalez. Thank you very much, Boji Yanko, Risa Pascua, and of course, Tito's Pizza at Tito's Bistro Bar and Grill! Don't forget to like, subscribe, and put your comments below. Mawa na makikip, Sir Ulo. Wala mo ng bashers, guys.